Ang bahay ay nagiging tahanan lamang sa oras na ito'y pamahayan ng isang pamilyang binubuo ng nanay, tatay at ng mga anak. Ngunit sa mismong tahanan ding ito na susubok hindi ang tibay ng bubong at mga pader, ngunit ang tatag na pagmamahalan ng bawat miyembro para sa isa't isa. Makulimlim ang panahon ng puntahan namin ng isang bahay sa relocation site na ito. Isang bahay, ngunit puno ng storya ng isang pamilya. Ang pamilya sa Bordo, patuloy na humaharap sa mga pagsubok sa buhay bilang isang individual at isang pamilya. Si Milala Villegas, 23 years old, ako ay siyang kanak, upat ng PWD. Anong kayo tayo karoon sa mga buwan, pag-ilip, mag-ilip kayo, buwan lang ang mga kaintang. Pero kung bahay sa Pinoy, magkulang, di ba? Ay, namang ko ay mga anak nga naga, buwan ko sila ang mga maintenance. Ilabi na si nanay, naasa itong si Twitter, tapos gani po siya, ang yakan, mentally retarded, nag-quantum siya yung maintenance sa pagkakaroon, na-stop mangod kayo tumod lagi sa mga sitwasyon na kulang na sa income. Ako, nag-hugas ako ng plato, tapos nag-alis isa kasi man na ikatulon ako makatrabaho. Nakuha ito ako ang nag-trabaho, pero hindi mo ako po sila totally nag-hatag sa kuha. So, ang akong income kulang lang yun. Ibang ba natin, asa mo nag-trabaho? Ang ba na, nasa ito ako nag-trabaho, pero ang yung kasi sa panrabaho, dili siya kung gani ka ng junior. Dili siya rigor, ganang ulang income nga at laudlaw, gani ka ng bura na chamba-chamba lang kung makakuha siya ng kliyente, no, rin income ko. Nag-pa-check-up, nakapun niyo siya sa ka ng doktor Jutter. Sa, kuhaan niyo siya mismo sa, kuhaan sa pediatrist, sa utok niyo mismo. Since birth, din natin sa, kinuha dyan daw, pagbuntis niyo na pagbuntis niyo. Wala, kay, ang kuhaan ng gula niya sa una, 5 months pa mong gula siya, na-admit na bronchopneumonia ba. Tapos nagsigimig balik sa hospital, hanggang na humami o 2 years old ata siya o 1 year. Ano na siya? So, nag-epekto sa tambal. So, di ba, upat nang sila ka nang may kapansanan te. Ang tulon sa mantay koan. Isa ang duha ang physical. Isa ning intellect disorder. Kaya katong sa duha ka ba kung anak nga physical te. Unsa to mo sukat pagkabata or sukat pagkabata na dyan. Wala mo ikanang murag madawat na financial tabang sa city government ngayon anang PWD sila. Wala. Panalang kuan mga Pasko ana lang. Pero na try na ninyo ano ato sa city hall. Na po naman ni sila. Unsa pa ini? Wala lang usay mukha na ibugas mo to lang dito. Ano lang ilang kuan pero dili sa kuan dili siya binulan. Was a year lang ka makapangayon sa inyo. Sa siyam nilang anak, apat ang may kapansanan. Si Janalyn Rose, 21 taong gulang, may toxic goiter at intellect disorder. Si Justin Mark, 19 na taong gulang, nasa Davao nagtatrabaho at may hand form disorder. Si J-Mart naman, 17 taong gulang, ay may feet form disorder. At si Shara May na 12 taong gulang, ay may mental disorder. Patikit sa lahat, ang ama nilang kumakayod kahit na kalahating paralisado na ang katawan. Pwede si Levi sa Bordo, 48 years old. Usap paralisado kay victim na side stroke.
So maskin sa ingana, kapag kamot niya po ito lang kao, hinabuhi, para makabuhi sa siyang kanak, kapag eskwila, pero pag sa pag kamot niya sa kapag panahon, sorry niya po. Sorry niya po, hindi niya po makasugakot. At sa gaya sa ginoo, kapag panagsa, practice. So, sa nga karon sa akong pamilya, akong dalis kong mga anak, na maski nga ni ko, ang kamot na sa espila, opera. Pero sa ibang god, sa kalisod, kulay, makula akong supply sila ha. So, financially, ng sahay, payet yun. Alas kada adlaw mag kaulakaw, tarok tabaw, eh, mitak ng inabuhi. Kapag lagi sa kuno na nga, kamo talaga itong makatekal ko sa kuklingon, makarikabir, mo to, kanamlaw ko sa balay, at ako ngita ko bakinit yung lugar, napatang na lugar, dito ko makulakaw. Oh, hangtod nga, ako lagi na analyze, sa so, pag biyahe sa Davao nga makapanginawit ko kay pwede yung pag-ilato nga time ang usay mo yung dagdag ko na rin nga wala yung mga pinukapi wala yung mga ako mga anak pag buton na sige lang mayroon ko yung ma lao sa ko lakaw sa ko para excuse me success yun buto nga tingnan ako sa truktaho. Matong makaya lagi yun. Simple lang ako pangalan sa pamilya. Nga makapunta sa sila kakulingon, so nangkamot sila iskwila. Kaya sama sa akong ginaingon, nga nangkamot mo sa ko, para sila ha. So kung di sila manangkamot, wapo ko yung mahimo. Malagay na ako ha, at the same time kanina akong siyara, nga wala mong itin taon eh. Maningkamag ko, para nako evidence siya nga mabuhi siya pohon. Kaya wala mong itin taon eh. Siya mong maulahi siya mga isoon, pero at least, una siya hang sa siguro, manulahi siya mga isoon nga mabuhi po siya. Ano na akong pangandoy? Kaya kita tanam mo, mula bayra mong ganyang kalibutan. Ano mong kasunti na? Pero ako yung sa ganyan, nga nako evidence sila ha. Nga maski lisod na ilakaw, lisod na i-nikniyok, diskarte nga po. Kaya nakasimple akong kinabuhi. Pangandoy. Ako si Jeline Rosby sa Buito, 21 years old. Oh, kami nagalisod na kami. Di na ako palitan na panas balay. Di na po ko yung so, nga nagasakit. Oh, nagalisod po ko sa sarili. May tungkol sa gitna ko kayo, mukhang nan. Kung gusto na ako gawin niya. Ang sa iyong ano, tana siya gina-take na tambal. Sa pangyayari ko, ano. Ang sa kanang mga herbal natin. Oo, bali sa thyroid lang kayo na po, bagay. Warang tanam na siya, ipatsika po tanam mo. Wala ko lang mga nag-COVID, mga ordo. Ang akong side, akong mga parinti, di sila mo sagot. Ito mo sa gising sitwasyon sa ano ba? Ah, oo. Ang tapos. Look na ito sa hospital. Kasi kado hapon, kung magpa-TP3 po ko. Masa na siya? Karang bali, injection nyo na siya na may mawal o gusto niya ang basa yung thyroid sitwasyon. Hindi ko na mapapot, kaya hindi na ito maalong ba? Ano, wala na po siya. Pero sana nagsugod din yung thyroid ko? Buwan. Itong pagsugod sa eleksyon. Mga 2016? Oo, 2016. Sa po yung hinunggan ko? Sa po yung hinunggan? Wala naman. Nagkalit lang ko. Kaya ito nga tayo ng world medical mission ba? Tapos namin sila nga nakapauman siya. Mato dito, nakuha na siya. Nga, hindi nga ko dito ba?
Ipatikap lagi daw ni kay Borola na ay gilirin ng buwan, diog. Mga to, pagkatong pagka-time nga, kay nagapili mo ka na lo sa asa. Nagloon, diog ko, pagkakit ako siyang mga testingan nga mapatikap. Mga pinitan, nagsikap na ko sa SPMC. Napahin din siya nga, naagi daw si Witter. Kaya ganda, pulog ang niya ang Witter. Kanam yung laboratory, isara ako ang kuanan na kuan siya nga laboratory, katulang niya ang ECG, okay na yun? Yung ECG. Mara, pero maging upward ko nga po. So, kanang iyahang pagkapayat ron ti tungod na sa iyahang goiter te. So, pero naan dapat na siya tambal te. Unsa po dapat yung tambal te? Wala po po kahit po lupay. Ay, wala, wala niyo na pa-check up na. So, pero nagaskilag yapan siya rin te. Sa tahanang ito, mahirap man at nagigipitan, kita sa kanilang samahan ang pagmamahalan sa isa't isa at ang saya nila sa kaunting merienda ang aming dala. Dito na tayo mo sa lamisa, Raylin. Ha? Lamisa lang mo. Hindi na ka, Monte. Napod mo ka ka na nilabay. Di ba, na kahit ang mga kapitbahay nila isang ayon sa aming pagtulong sa kanila. Sila sa burdo, ang aming silingan. Medyo nagano mo na ganit. Laisaw dyan sila po siya. Nagano sila mga anak. Ano po yung mga diferensya. Ako si Candelaria Cordita, silingan ni Milalien sa burdo. Nabangunong yun na sila kayo. Eh, silingan mo dito ako yun nakakuha sila. Kaibigan sa ilang mga bata. Kanang iyang papa, nagkakuha mo na. Abo yun yung lugar ng gawan. Biso din na siya. Mita, kami ka ng ayuda ngayon. Matag sa inyo nga dutan sa Human Daily Life Channel. Dawatan ninyo na makatabang yun sa inyo. Salamat. 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 Ano siya tayo para sa inyo ang mga pang-katipa na suti na story man ninyo ano, may upat sa inyo ha ang PWD tapos hindi mo pa din pamilya pa dyan kay yung na-strong pa dyan kung dilipit ka lang kung tayo pa nagaro dyan po. So, mabuti ang mga may pang-financial na salamat ka. Salamat. Kaya salamat sa Human Daily Life Channel na isang-isang naka-benefit sa ilang tabang o binautong ta nga dagansad sila matabang dili lang kami. Daran kayo salamat. Walang naging kasalanan ng mga batang ito sa naging sitwasyon nila. Kaya sa kabila ng pinagdadaanan nila, patuloy silang nangangarap sa ninanais nilang kinabukasan. Nakagaya ng lahat, may karapatan din silang gawin ang mga ninanais nila. Tunay na kapulutan ng aral ang pamilya sa bordo sa kanilang pagiging matatag sa kapila ng malalakas na alon ng buhay.